Yo, good morning guys. Today is April 12, third day namin dito sa Japan. At birthday ng mama ko, syempre. Ayan. So, umaga pa lang ngayon. So, mamaya pa kami mag-celebrate mga after lunch. Gala muna kami ngayong umaga. So, ang destination natin for today is Harajuku, Takeshita Street, at Meiji Shrine. So, ayan. Sana maganda yung makita natin doon today. Kasi last year, we visited Japan. Hindi kami nakapunta doon. Kasi wala nang oras. More on Osaka kami last year. So, now, ayun, puntahan natin ngayon yung Harajuku. Let's go! So guys, so dito na kami sa Meiji Jingu Shrine. So pagbaba nyo ng Eki ng Harajuku, east exit kayo pagbaba. Tapos from east exit, pag nakapag-tap na kayo ng Suica card nyo or ng pass mo nyo, punta na kayo dun sa may west or right side lang. Tapos paglabas nyo, dun na mismo to. Hello Tomodachi! Welcome to another vlog. If this is your first time here, welcome, and I hope you subscribe to my channel so you can stay updated with my future travel vlogs. So guys, dito nyo makikita yung highest na Torii Gate dito sa buong Japan. Hindi to yan, hindi pa ito pupuntahan pa natin, baka doon sa dulo. So ang ganda dito, sobrang putik pumunta kami na umaga kasi medyo malamig pa. Actually malamig din naman sa tanghali, pero at least walang araw. Masarap, para ka lang nag-i-stroll sa Baguio or Tagaytay, parang gano'n. Medyo malamig pa nga ako eh, doble-doble na yung suot ko. Nagtataka kami bakit sa gilid lang pwede dumaan at maraming guards, since usually pwede ka dumaan sa gitna ng Torii Gate. Malalaman natin later on kung bakit maraming guard dito sa shrine. From the train station, you will walk roughly 10 to 15 minutes bago makapasok sa shrine. We recommend na pumunta kayo dito ng springtime or autumn para maaliwalas sa pakiramdam. Napakakalmado at maganda ang shrine na to for us. So, eto na ang biggest wooden Torii Gate sa buong Japan. Kitang-kita nyo naman na well-preserved ang Torii Gate di lang dito, kung hindi sa iba pang temples dito sa Japan. This is Kiyomasa's Well at pwede kayong pumasok with entrance fee na 500 yen. Hindi namin pumasok dahil mas gusto namin mag-explore sa loob ng temple. As you can see guys, may line na bagong pumasok ng shrine. Di namin alam kung bakit until mag-announce sila na darating si Princess Kako. Hello.
Guys, na waiting kami ngayon kasi parang magkakaroon ng event dito. So nasa gilid lang lahat ng tao. So feeling namin dadaan sila ito sa gitna. So sana ma-record natin na maganda. Let's go. Ay, mayroon. Hi. Hi. So si Princess Aiko at ay dumaan dito, no, binisit na yung Meiji Jingo Shrine kasi nag-google ako, sabi bumibisit daw si Princess Aiko dahil dun sa nagpipay respect siya sa Empress Shokin dahil 110th anniversary nung princess na yun or nung empress na yun pala. So ayun, di ba, maganda, swerte natin, nakita natin yun. So yun guys, no, confirm natin dun sa nagbabantay dito na royal family nga talaga yun. So yun, tingnan natin. Sabi lang sa IG. So yun na guys, makakapasok na ulit tayo. Saan natin yung mga tourists? Pwede na sa loob. Hinintay lang talaga yung ano, yung pagpunta at pag-alis nung isa sa royal family. So tara, let's go. Medyo naging crowded dahil sa event, but still, worth it ang punta namin dito. This shrine is admission free, so you can visit anytime. Isa ito sa mga recommended kong shrine na dapat yung puntahan if you will visit Tokyo, dahil talaga namang maganda at may rich history ng Japan. Kaya parang mo lang sa ano? Sabi ni Mama, kami doon may ari nito kasi Jingo Shrine. Gaya sa ibang shrines, you can pay 500 yen for Emma wooden tablet and pwede nyong isulat dito ang mga wish or goals nyo for the future. Isa ito sa mga Japanese tradition, so you can try writing your wish here. Malay nyo, magkatotoo.
So yun guys, no, nagkapagdasal lang kami doon, naglaglag kami ng barya, tapos nagkilap. May steps naman doon kung paano gagawin nyo kung tourist kayo. So palakpak ang dalawa, tapos bawa kayo dalawang beses din. So magdasal lang kayo, hulog nyo yung barya doon. So yun, now pupunta na kami ng Takeshita Street. Siguro mag-almusal kami sa McDor kung saan man pwedeng kainan doon. And pupunta na kami doon sa mga pupuntahan naming stores sa Takeshita like New Balance and others. Tara! Bumili kami ng payo, inabot kami ng ulan sa radyo. Naka 1,600 yen pa kami. Pero dalawin namin sa Pilipinas ito. So good din naman. Andito na kami sa Takeshita Street. This is our third time visiting and as always, we feel the youthful vibe ng area na ito. If you love fashion at makita ang mga trends for younger generation ng Japan, then this is the place for you. Very contrasting lang from peaceful place ng Meiji Jingu Shrine, but it's like getting the best of both worlds, di ba? If you also love trying trending food, meron dito like this bread with pull-out cheese or this longest na potato. If you're into cosplaying, may stores din available for that. Kahit maulan, madami pa ding turista at locals na pumupunta dito since isa itong sikat na travel destination sa Tokyo. You can shop here at dine sa mga cool restaurants dito.
So guys, noong 2019, dito kami bumili ng crepe. Solid. Sobrang sarap din dito. Now, we are off to the New Balance building. This is our first time here and plano ko din bumili ng shoes nila. Wala yung gusto ko dito. Tara guys. Actually, meron siya. Meron siya. Isa lang yung kulay. So, hindi pa ganun kaganda yung kulay. Tsaka pangit yung texture. So, New Balance to. Sayang naman, di ba? Ina-expect natin na marami silang stocks dito na iba't ibang kulay. Pero, try tayo sa ibang store siguro. Atmos or pagpunta natin ng outlet, baka meron din na maganda. Let's go. I also checked other stores pero sadly wala yung gusto kong shoes ng New Balance. So now we are going back to Tobonerima to celebrate Mama's birthday. So ayun na nga guys, no, pauwi na tayo at nalipot na natin kanina yung buong Meiji Jingu Shrine at pati dito sa Takeshita Street. Now, pagkatapos natin, isa-celebrate natin ang birthday ni Teresita. Yung mama, birthday ng mama ko yan.